Good morning! Today is September 4, Friday. And PGIF! Ayun, wala lang. Dito ko natulog kahapon. Kasi, ano naman ba ginawa ko? Ah, marami kasi akong ginawa. Nag-edit, nag-inis ng studio, nag-ayos uli ng inventory. So yun, this is my makeup of the day. Yan lang. Very simple, fresh lang. Tapos, oh, by the way, kahapon, kalimutan kong mag-vlog kasi lobat tong DSLR. Tapos, may tumating din akong bisita, kaya hindi na ako talaga nakapag-vlog. Anyway, pero at least kahapon, productive day, yun yung mahalaga talaga sa akin. Ayun, I got a package from this one. Ito, actually, dineliver sa akin ito ni Miss Christina Galang. Hi! So yun, gusto ko, actually matagal ko nang gustong matry din ito, yung how to make your lips look pouty. Yung mga, ala Kylie Jenner, ay, Kylie Scandal. So yun, basta si Jenner, yun. Ito, full lips. Ayan, full lips. So, ito siya. Ganito yung packaging niya. Tapos, ganito ang itsura niya. Oops. Ganyan lang siya. So, ganito lang siya. So, this is my before. So, yun. For 15 to 30 seconds daw. Yan. Tapos, repetition. Kung gusto niyo pa ng parang mas pouty looking. So, yun. Medyo nag-pout yun dito. Sige, try pa natin siguro mga at least 3 repetition. Talaga nag-pout siya, no? Ito yung pangatlo. Parang napagano. Lumanan yung lips ko. Pero ang ang pinaka-concern ko lang sa kanya, kailangan gagawin mo siya nang wala pang makeup. Kasi kunyari, naka-makeup ka na, magkakaroon ng mark yun dito. So, kayo dito. At saka, pag wala ka palang lipstick, pag nagganito ka, huwag kayo magugulat na bakit parang nag-turn ng deep purple yung lips nyo. Natural lang yun kasi, sinasock mo kasi yung isasock mo siya dito. So, yung air, sinasuck in niya yung lips mo. Kaya yun, natural lang na magkakaroon ng natural lang na magiging deep purple yung lips niyo after. So if you wanna try and order this full lips, I'll put the links of Christina Galang down below, and this one is for only 350 pesos. Order kayo sa kanya. So yun. I also got a package from Beautylicious Deals. Ayan, Mary Kay products tsaka to. Maybelline Age Rewind. Ito talaga yung in order ko. Tapos ito, tsaka ito, pinadala niya sa akin for a product review. And this is actually my first time trying this concealer. Kasi diba super famous na ito. As in, sabi ni Bea Barreto, aking friend, na parang, Joyce, you really have to try the Maybelline Age Rewind. Tapos sabi niya, mag-stock pa din kasi super ganda nga daw. And actually, ginamit ko siya under my under eye circles. Tsaka, ginawa ko siya as, what do you call this? Highlighter na rin to highlight my face. Okay naman siya. Medium coverage, buildable to full coverage. I like yung top part niya, very soft pag ginaglide mo siya dito. So, yun. Titignan ko ulit kung okay ba talaga siya, kung anong mangyayari sa concealer after the whole day. So, yun. Balikan ko kayo. This one naman is the oil blotting film from Mary Kay. One of the best oil blotter films out there. Maganda talaga siya kasi hindi niya nade-disturb yung makeup mo. So, yun. Tsaka na-absorb niya talaga yung oil. And this one is what I'm going to try next. The mineral powder foundation. So, yun. Let's... Pag in-open mo siya, ganyan siya. Tapos may ganito, di ba? Pag binuksan mo siya, gaganyan mo lang. Yan. Lalabas na yung powder. Ganun.
Very soft yung texture niya, tsaka may minimal scent pero very tolerable naman. Tsaka may ano siya, since powder foundation siya, may coverage siya ng konti. Siguro mga light to medium coverage. Full, buildable din feeling ko yung coverage niya. So yun. I'll do a review about it soon. So thank you so much, Sis Christina and Miss Jo of the Beautylicious Deals. Yun, I'm excited to do a review about them soon. So right now, ayan, nag-upload ako ng video, vlog yan actually. Tapos yung Bea Barreto tuloy. Hi, Bea! Yung Bea Alonzo makeup tutorial ko, naka-up na siya. So please check it out. What else? So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng viewers ko, yung mga followers ko na tuluyang sumusuporta sa aking YouTube channel. Wow, Tagalog! So yun, hindi. From the bottom of my heart, I really thank you guys. Kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi naman ako magpapatuloy na dito sa paggawa ng mga videos. Kasi, syempre, alam niyo namang lahat na ginagawa ko to as my hobby lang. So yun, then sharing some tips, mga product reviews and all that. Actually, nag-e-enjoy naman ako gumawa ng videos. Pero minsan nga lang, pag sobrang daming workloads, hindi na. Parang nakakatamad and nakakapagod. Nakakapagod din na gumawa pa ng videos. Pero dahil sa inyo, na tuluyang sumusuporta at nanonood at inaabangan ng aking mga videos, thank you so much. As in. Kaya dahil dyan, magkakaroon ako ng giveaway soon. Inaano ko lang talaga yung mga ano, nag-iipon lang talaga ako ng mga items for giveaway soon doon. Lunch time na. So, ito ang aking lunch food. Fried rice, chicken, and spicy tofu. Actually, leftover siya kagabi. Pero super dami. Hindi ko naman ubusin yung rice. Konti lang. Tapos, 1 piraso lang ng chicken. And then, siguro ito tofu ubusin ko na since konti na lang din. So, yun. Kain po tayo! Grabe, yung lakas na naman ng ulan. Ever wonder what's the view of my window? Kung bakit nakaganyan lang siya lagi. Kasi ganito lang ang view ng aking window pag binuksan ko siya. Wala masyado. So, yan ang view ko sa labas. Kapwa condominium din. Sa tapat, mag-hi hello kami. Ang awkward naman kung naka-open lang po. Diba? Kaya may gusto ko may privacy. Tsaka, lakas sobra ng ulan ngayon. Grabe. Lakas na ng ulan. So, yun. Ayan, it's already 4 in the afternoon and medyo nagugutom na ako. Kaya ang aking snack is this one. Ayan, Quaker Oat Instant Oatmeal tsaka banana. Nilagay ko siya dyan. Kaya nagpapainit na ako ng water. So yun. Diba sabi ko nag-status ako sa Facebook na na-traffic ako and all that sa Legarda in particular. Tapos, nag-jeep lang kasi ako noon. So, siyempre, yung jeep, pa ganun, stop. Tapos, mag-move, stop. Tapos, yung nasa particular eyesight ko, yung sa harap, ano, may truck ng patchalis, nakakatawa. Kasi parang, pag-anon din siya ng pag-anon. Parang, natatawa ako kasi parang, ano ba yan, parang nagpapapansin. So, eventually, sabi ko, sige nga, basahin ko kung anong meron dito sa patchalis. So, yung ano niya, ang na-caught yung attention ko, yung sa ingredients niya. So, meron siyang sulfur, zinc oxide, resorcinol, tsaka salicylic acid. Diba, gamot sa acne or sa pimple, yung salicylic acid, tsaka alam ko ah, yung zinc oxide. Tapos sabi, tapos ano, nakalagay pa dito, patchalis, ointment, antibacterial, and antifungal. So, for external use. So, iniisip ko parang, teka, salicylic acid, tapos zinc oxide. So, pwede siyang gamot for acne, di ba? Tapos, ano naman siya, antibacterial. Tapos, nung meron dito, yung indication, prickly heat, eczema, dandruff, pimples, ringworm, tinea flava, underarm odor, athlete's foot, external hemorrhoids, and insect bites. Di ba? So, parang sabi ko, sige na nga, why not try? Tapos, tama kasi, sa May Legarda, may mercury drug doon.
So, bumaba ako ng Legarda. Tapos, yun, lakad-lakad. Tapos, punta akong Mercury Drug. Tamang-tama, may catch a list dun sa Mercury Drug. And mura lang siya. 43 pesos. 43.50 pesos. So, bumili ako. Tapos, naglakad na ako from Legarda. Nilakad ko na up to here. Tapos, trinight ko agad siya. Takot niya ako eh. Una, ganyan lang. Kunti lang talaga. Tapos, parang sabi ko, at the end of the day, kasi hapon yun. And then, yeah, hapon. So, at the end of the day, pansin ko, wow, eh, may malaki akong pimple dito. Tsaka dito. Dal-dal ko, diba? Dito. Tapos, sabi ko, bakit parang nag-ano siya? Nag-subside siya. So, natuwa naman ako, no? Eh di, nung kinagabihan, ano, nag-ano na ako, nag-hilamos na ako and all that, diba? Moisturizer. Tapos, nilagay ko to, Katchalis. Next morning, wow. As in yung dito, na dalawang nakaumbok dyan. Tsaka I think yung dito. Tsaka dito. Ang dami ko talagang pimples. Nag-subside siya. Talagang makikita mo yung difference na lumiit yung ano, pimple. Especially yung dito. Eh, tapos, so, tuwan-tuwa na ako eh. Sabi ko, wow. Sobrang effective nga na itong Katchalis. Tsaka, iniisip ko hindi naman siya magtatagal sa market, hindi siya effective, diba? So, yun. Inumaga na ako natulog. So, nagkaroon na naman ako ng pimple. Ayan. Nakakainis. One. Tapos, may mga maliliit na bumps ako. Tsaka, ayan. Mga maliliit na bumps. Tsaka, ito. Ayan. Ito yung pinakamalaki. Tsaka, ito. Kaya naman ako nagbe-breakout na naman. Kasi, PMS. Grabe. Sobrang ibang klase yung PMS ko. Tsaka every month talaga, nagbe-breakout ako. Hindi na mawawala talaga. Siguro nasa hormones ka na. So, ayun, breakouts. Tapos, sobrang lakas ko kumain. Kasi yung cravings ko, ibang klase. Kaya, yun. So, hindi ko matiis. Nagka-crave ako sa milk tea. Bumili ako sa baba. Bon appetit! Pero ano siya, this is not the usual milk tea na ino-order ko. Kasi na-intriga lang ako sa, ano niya, flavor. So, this one is the jasmine green tea and peppermint milk tea. Oh, diba? So, yun. Let's see. Oh, masarap! Kakaiba! Masarap! Wow! Diba kasi mahilig ako sa green tea talaga? Nag-upload ako ng vlog uli. Actually, kanina pang umaga yan, diba? Ang galing-galing kasi ng internet natin dito sa Pilipinas, napakabilis. Flirts. Joke. So yun, after that, I guess, gagawa lang siguro ako ng isang makeup tutorial. I think yung special effects, yung pinakita ko sa Instagram. Super bilis lang gawin yun, as in. So yun. Update ko na lang kayo later kung anong mangyayari sa akin or whatever. So yun. Andal-dal ko, diba? Ewan ko, hyper. Later, bye! Ay, may bago akong ano, client. 9 o'clock ng gabi. Hello! Denise! Hello! Yes. Ito ang magiging makeup artist soon. No. Hello! Dali, hi ka! Hi! Hello! Hi, mommy! Asan si Bonbon? Bahay! Si Anya? Bahay! Bahay din? Hi! Upo! Ano? Kahit munti. Yay! Nalinis ko na din yung brushes ko. So, yan. Pinapatuyo ko na lang siyang ganyan.